Good afternoon. Alauna na po ng hapon. 1 p.m. in the afternoon, October 28, 2021. Wibis po ng hapon. Dito po ang ilingkod sa harap na po ng Maricaban Sports Center, Barangay 178, Zone 19. Sa post office, dito sa my Boy Scout, tapos sa Red Cross, so corner, Aurora Boulevard, Pasay City. No? So ito po yung kalagayan sa ngayon. Yan, mayroong soil testing. Ito naman yung Doña Marta fire substation. Tapos yung isa sa mga health center po. So medyo makulimlim po at saka mayroong konti-kunting pagpatak ng ulan. So pag sa Ilonggo po ito, mga kaibigan, ay dabo-dabo, no? So pag sinabi nating dabo-dabo sa Ilonggo, parang sa Tagalog po ay ambon-ambon, no? So maraming salamat. So magsishare po ang iyong lingkod, no, sa aming sharing po kanina sa so ito, mga kapatid, no, yung aming napag-usapan kanina na sa Psalm 139, umpisa natin sa 5 hanggang 10 o kaya 5 to 15. Pag ating pagsama-sama po. Kaya nga sabi ni Haring David, no, kung pupunta ako doon sa langit, nalungan ka. Pag pupunta ako dito sa pinakamalit, sa East, West, South at saka North, doon ka pa rin, no? So, sa puso na ako ng dagat, ganun, doon ka pa rin. So sabi niya, paano ako makatakas sa loob? So ibig sabihin na hindi tayo pwedeng mapalayo sa ating Panginoon. Kaya ang aming na-share kanina na wherever I am, whatever my situation is, wherever I am, the Lord will guide. So ang guidance ni Lord ay hindi mawala. Then after that, na maliban sa mag-guide siya, He will help us, will give us strength through His right hand. So ibig sabihin na napakatibay, right hand po, kasi ay napakatibay na tayo ay tutulungan ni Lord, no? So pero mo yan, ang tutulong po sa atin ay ang hari ng mahari, Diyos ang mga Diyos, no? So dito po sa Aurora Boulevard may project po ang ating pamahalang Rosary ng Pasay. Napakaganda yung vertical garden, vertical ornamental garden. So napakaganda sa mga kaibigan, no? Kasi alam niyo, mga kaibigan, kahit pagod na pagod po tayo, pagkatingin tayo sa mga lumpian, sa mga green plants, ornamental, napakasaya, no? So tuloy po tayo sa aking sharing. So ulitin po, whatever my situation is, wherever I am, so God will guide me. So God will guide us and He will help us with His right hand. So yun nakalagay doon. Tapos dito naman sa yun ang omnipresence of God, no? Ibig sabihin kahit saan doon siya, no? So ang ano lang natin, magtawag po tayo sa Kanya, kasi hindi limitado ang Kanyang kapangyarihan sa distansya, sa circumstansya, o kung ano pa man, kundi walang imposible sa Kanya. So another one is yung 139 1 to 6, doon naman yung pinapahayag naman po ang omniscience ng Panginoon, no? Ibig sabihin alam niya, no? So biro mo yan, tayo pa lang ay doon sa sinapupunan ng ating nanay, no? So giporma niya tayo, Kanyang inayos tayo. So substance pa lang yan, no? So ibig sabihin na pag malalabas tayo una ng ating nanay, lalaki tayo, pwede tayong tawagin na we are the champion. Bakit, no? Kasi doon pa sa sinapupunan, well guided na tayo, no? Kaya hindi tayo bukod, tangi po tayo. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang pag-design ni Lord sa atin. Pag-design,
kanyang pag-care sa atin. No? Sige, sabihin mo na. Napakapalad po natin. Dahil sa kanyang kagandahang loob binibigay sa atin. So, napakabuti. Dito po ang lingkod, oh, sa malapit na po ako sa EDSA, matatanaw na po ang EDSA, no? EDSA northbound naman po. So yan, no? So mga kaibigan, dito na po yung inyong lingkod, malapit sa EDSA, no? Ito yung kalagayan. So dito naman sa omniscience of God. So alam niya tayo, hindi pa tayo nakapagsalita, alam niya ang sasabihin natin. Kaya mas maganda kung bago tayo magsalita, isipin po natin, o kaya sa umaga pa lang, mag-pray na po tayo na ang gabay ni Lord sa ating salita ay suma sa atin. Salita po natin ay gracious word. Ang salita po natin ay pleasant word na makapagbigay ng magandang pakiramdam sa nakikinig na ang mga nawala ng pag-asa ay magkaroon ng pag-asa. Ang mga nanghihina ay lalakas. Ang mga nalulungkot ay magkaroon ng kagalakan. So yan po ang ating masasabihin, no? Para maging maayos. So ganun naman, mag-pray po tayo na makarinig tayo ng kanyang kagandahang loob. Yung loving kindness ni Lord everyone. Tapos mga kapatid ko, no? So loving kindness in the morning, sige tayo ng lahat na ating dadaanan ay aayusin ng ating Panginoon, magkaroon ng tagumpay upang magawa natin ang para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya napakaganda makaibigan pag ganun po, no? Para yung matao, yung ating kasama ay hindi na madagdagan yung kanilang stress. Kasi merong babae na nagsabi sa na, ikaw naman parang dadaglaki na mo, parang walang problem. Siyempre, yun po ang gagawin natin. Oh. Kasi pag nakafocus yung isip natin sa problema, so, delikado tayo dahil ma-stress tayo. Tapos kung hindi natin maging depression, oh, ibig sabihin, apektado tayo. Kaya dapat move on tayo agad. Ibig sabihin, tayo agad ay kung dapat patawarin po natin. Pag dapat pagbigyan po natin. Para tahimik na rin tayo. Para yung ating good side ay palaging nangibabaw sa ating bad side. Kasi sabi po ng iba, mayroon po tayong bad side, meron tayong good side. So, pairali natin ang palaging good side. Ha? So, maraming salamat mga kaibigan. Dito na po ang lingkod. Malapit na talaga si EDSA. Ilang hakbang na lang po. Ha? So, dito may mga nagbabike, nag-tricycle. Ito, wala ang nagbabike na kaibigan, no? Kasi walang huli ang motor, may huli ang bike, wala. So, yan, no? Yan, it's na maya-maya. So, walang ka-traffic mga kaibigan, no? Sa EDSA, wala rin traffic. Kaya mapalad tayo ng mga naglalakbay sa araw. Dahil maganda siya. Ha? Napakabuti. Napakaganda mga kaibigan. Kaya salamat na sa araw na ito na pag-usapan po natin ang magandang balita ng salita ng ating naman. So, maraming salamat. So, dito na sa EDSA, inyong lingkod,
ang inyong pungyong po dahil dito na, no? So, na-observe ko mga kaibigan, parang walang tao. Wala pong tao yun, mga kapatid na. Walang cellphone, halos lahat ng cellphone. May cellphone ng mga tao, no? May cellphone na datang. Minsan ka lang po magkakita tao na walang cellphone. Ito po yung link po dadaan. Kasi hindi ko maduwag po siya. So, sasakay po ako sa isa karusel. Parang, libreng sakay pa rin mga kaibigan, no? Isa karusel. Pero nakalagay na libreng sakay. Kaya mapalad po. Malalakbay. Dahil libre po ang sakay. Kaya, maraming salamat sa ating pamahalaang bansang Pilipinas. Sa traffic, maayos din po, no? So, lahat ng mga traffic enforcer ay ginagawa ang kanilang tungkulin, no? Kaya magkaibigan, maayos ang daloy ng traffic po. So, mga tao naman ay disiplinado rin, no? Pumipila, hindi dinadaan sa lakas. Hindi talaga nagtitigas. Maraming salamat. Pero ang bike kahit saan yan, pwede. So yan matibigan, kaya maraming salamat. Ayos dito, may MDA pa. Maliban sa Pasay Traffic Enforcer, mayroong MDA na nagsaayos, pinapaalis yung mga tao para doon sila sa proper place. Saan na designated place kung saan sila magpuntan, no? Pero dito mga kaibigan, ng DA dito may bantay talaga. Salamat mga kaibigan. Well managed ang Pasay Rotunda. So well managed talaga siya. Ibig sabihin orderly. So yan ang pinaka the best, no? Orderly. Pangalaw, San Fernando. So, dito na po ang iyong lingkod. Pwede na magsakay sa Itza Carousel. Ito pa yung sunod na Itza Carousel. Dito na po ako sa Pasay. Ito na. Monumento. Salamat. Thank you very much. Okay.